Pambansang loyalista. Pambansang loyalista. Dito mo makikita. Dito mo makikita. Pambansang loyalista. Dito makikita ang totoong balita. Uno, dos, tres. Pambansang loyalista. Ito ang the best. Mga ka-PL, marami po sa atin ang natuwa sa pagbabalik ere ng SMNI at ng laban kasama ang bayan sa radyo at telebisyon. Sa online, wala tayong problema. Dire-diretso naman sila at maganda naman po ang engagement nila. Pero nitong umaga lang mga ka-PL, nasabi po ni Ka-Eric na anumang oras sa araw na to ay maaari po silang masuspindi ulit. Hindi na po sila uli makapag-ere sa radyo at telebisyon. Sa madaling salita, balik online po ulit sila mga ka-PL. Sa kagustuhan po di umano ito ng Kongreso sa pamumuno po nitong buwaya mga ka-PL. O ito ho ang video ni Ka-Eric. Panoorin po natin. Pero bago ho tayo magsimula, makikisuyo muna sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman po. At pakiclick na rin ang notification bell para updated po sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan palike po sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. O ito na po si Ka-Eric. At sa linggo na ito, please stay tuned. In a few minutes from now, ay maririnig po ninyo ang nakakagulat at nakakagalit. Subalit, nakakapag-inspire naman ito ng pagkakaisa na balita na aming isisiwalat sapagkat kami po ay nagbibilang na lamang ng mga ilang oras at mawawala na naman po muli ang SMNI Network TV and Radio. Ay kanina po may masamang balita na naipahiwatig si Attorney Sal Panelo, Brother Franco. At Ma'am Lorraine, bagamat hindi pa natin hawak ang papel, pero sinabi ni Attorney Sal Panelo na sigurado siya na hindi magkakaroon ng katapusan ang pangbubusal at ang panggigipit sa SMNI. Subalit ano po itong sumambulat ngayong araw na ito na isiniwalat po Ma'am Lorraine, Brother Franco, ni Attorney Sal Panelo kanina sa programang Problema Nyo Itawag kay Panelo. Ipapataw po ngayong araw na ito. Anytime today, mawawala po kami sa ere ng National Telecommunications ang indefinite suspension hanggat gusto nilang sarado ang SMNI, TV and radio station all over the country ay mawawala po kami in a matter of few hours from now. Akala po natin tapos na ang panahon ng martial law. Akala po natin nangyayari lamang ang ganitong pangbubusal at pag-apak sa kapangyarihan o sa karapatan ng mamamayan sa panahon na may diniklarang martial law para i-control ang impormasyon. Bakit nangyayari po ito ngayon, mga kababayan? Bakit po namin ito isinisiwalat? Sapagkat napakasakit po ito na selectively pinuntirya ang SMNI at hinanapan ng butas dahil hindi nila ma-revoke ang franchise. Dahil batas ito at hindi nagko-cooperate ang Senado, inikutan ngayon nila. Sino pong nila? Wala po kaming ibang tinutukoy dito na may pakana nito. Ang House of Representatives at pati si Speaker Martin Romualdez, lalo na. At hinanapan ng butas by making NTC become an instrument of suppression and instrument of tyranny. Ang nakakabahala po nito dahil may batas na hanggang 2044 ang SMNI, Ma'am Lorraine, Brother Franco, hindi nila kaya itong ibaliwala dahil kailangan ng Senado magsuporta. Ngayon, inikutan nila, NTC ang ginamit. Ang malaking katanungan, Mr. President, after na binigyan mo ng pansin ang Coldplay concert using 4 helicopters na pumunta ka doon, wala kaming question doon kasi prerogative mo yun. Yeah, pero, bawal yun. Oo, oh, kaya nga ma'am. Bawal pero yun. Bilang presidente, hindi ba mahalaga sa iyo na ang isang legitimate media at ang isang lehitimong nagpapahayag at bahagi po ng demokrasya ay binubusalan ng opisina na under sa opisina mo pero ang pressure nanggagaling sa pinsan mo?
Hanggang kailan po magtitiis ang taong bayan? Just because ito lang ang istasyon na naninindigan na magtanong ng katotohanan, idepensa ang mamamayan laban sa terorismo ng CPP, NPA, NDF, at dahil nagagamit ang alliance na ito ngayon ng isang paksyon sa politiko, ng mga politiko sa Kongreso, pababayaan po ba ninyo ito, Mr. President? Are you not going to summon the highly irregular, scandalous and anomalous exercise of very blatant and brazen abuse of power of NTC, which is under your office, under ito sa office of the President, itong opisina na ito? Bakit ganito ang inaharap ng taong bayan? May selected or selective martial law ba, Mr. President? Do you still value press freedom? And do you still respect the right of the people to speak out in a free democracy? Kung ganun, bakit po nangyayari ito sa SMNI? Itong walang saysay, walang kabuluhan at lapastangan na order ng indefinite suspension ng abusadong opisina under you, na National Telecommunications Commission. Ma'am Lorraine, Brother Franco. Yun ang nakakalungkot at masamang balita para sa ating mga taga-subaybay ng SMNI at ng laban kasama ang bayan, mga ka-PL. Tuloy-tuloy po ang pambubusal nila sa SMNI. Hindi ko po maintindihan. Tanging SMNI lang sa lahat ng mainstream media ang nagpapahayag ng katotohanan. Higit sa lahat, kalaban ng mga CPP, NPA, NDF. Sa madaling salita, katuwang po sana ito eh ng gobyerno, pero bakit sila po ang pinupuntirya, pinag-iinitan at gustong itumba? Napakaraming mainstream media na hindi ho kagaya ng programa nila. Bakit hindi na lang yun? Bakit sila pa na halos karamihan ng mga kapulisan, kasundaluhan, e taga-suporta o taga-subaybay po nila? Dahil ang laban na ginagawa ng kasundaluhan at ng mga kapulisan ay ganun din ang ginagawa ng SMNI at ng laban kasama ang bayan. Yun ang nakakalungkot eh. Pero tikong bibig pa rin po si Mr. Marcos. Wala man lang siyang ginagawang aksyon. Alam niya naman siguro ito sa pangunguna ito ng kanyang pinsan. Samantalang under po sa kanyang opisina, sa kanyang tanggapan ang NTC. Pero ang nagpupush na para suspindihin ulit ang SMNI, di umano, ayon kay Ka-Eric, yung pinsan ni Mr. Marcos. Mr. President, baka naman po may magagawa kayong paraan. Makapangyarihan ho kayo. Tulungan po natin ang SMNI. Kami pong mga mamamayan, malaki po ang tiwala namin sa ginagawa ng SMNI. Bakit po hindi ninyo kausapin ang inyong pinsan para tigilan ang pang-aalipusta dito sa SMNI? Malaki po ang tiwala namin sa iyo, Mr. Marcos, na magagawa niyo po yan. Sana wag po kayong patuloy sa pagtikom ng bibig ninyo. Kung sino pa itong istasyon na nakakatulong sa inyong administrasyon, bakit ito pa ang pinag-iinitan ng pinsan mo? Wala namang martial law, di ba? Hindi naman kayo nagdeklara ng martial law. Pero bakit sa mainstream media, sa social media, eh bakit parang meron ho? Kapag ka hindi kumikwestiyon sa inyo, kumbaga, so sa katawagan ng mga kababayan, itong mga humihimod po di umano sa tumbong ng gobyerno,
hinahayaan ho ninyo. Pero itong mga nagtatanong sa gobyerno, pakiramdam ho ninyo, e kalaban na. Huwag pong ganun, Mr. President. Nagtatanong lang po. Mapa-mainstream media o mapa-vlogger, may karapatan pong magtanong. Tulad po ng mga kababayan natin, nagtatanong lang din po sila. Nangyari kay Ka-Eric at kay Lauren Badoy na na-cite in contempt sila dahil lang sa pagtatanong. Ano ho ang gusto ninyong mangyari? Lahat ng taong bayan na maaaring magtanong sa inyo, e patawan ho ninyo ng kaparusahan. Huwag pong ganon. Wala naman pong martial law. Nagtatanong lang naman po ang taong bayan. Hindi naman po kayo pinaparatangan. Tulungan po natin ang SMNI para makapagpatuloy po sila sa ipinaglalaban ho nila dito sa pakikipaglaban sa CPP, NPA, NDF. Hanggang dito lang po mga ka-PL. Maraming salamat sa inyong lahat. Higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.